from another modern one. Alit B, Jimil Dalit, he, you. You. You na. Para maging Yahwa. Pagba, para maging Yehova. Tapos pinatay si Jehova. Para naman, ano, maging Yahweh. Ang original Hebrew ay walang sao na E-O-U. Alang at saka ay. May isang nagtanong sa akin, Pastor Masyane, mga Yahweh ko, saan mo kinuha ng Yahawa? Sa anong alphabet binasihan mo? Di ba Yahweh na kalagay? Sabi ko, wala itong alam talaga itong ano na ito. Wala kalang alam itong Samuel ito. Wala kalang alam. Yan ang alphabet o abagada. Tapos pinalitan nila ng modern para mawala na ang vowel. Wala ng tunong vowel. Para sila na ang gagawa ng tunong vowel. Ang alahaya maging Elohim na, may sound E na. Tapos ang Yahawa maging Yahweh na. O maging Yehova. Tapos pinalitan si Jehova na, hindi na Yehova. Tapos Yo maging Yahuwa. Sabi, di ba sinabi yun, yung iyak mga bata, sabi niya kasi, tingnan mo mga bata, umiyak. Di ba siya, ang bata niya, oh, 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 di ba, ya. Uwa. Uwa. O, Yahawa. Uwa. 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 Tapos, dugtungan mo na sa prefix ng ano, ng ya. Yahuwa. O, ya. O, Yahuwa. Yahuwa. O, Yahuwa. Yahuwa. Yan ang ano nila para tandaan ng mga grupo na iba masyanip. Na, o, di ba? Sinabi ni Jose, tingnan mo, pakinggan mo mga batang umiya. Tumatawag, nagpuri. Nagpuri, hindi tumatawag sa alahayam, sa Yahawa, sa Kreto. Nagpuri, ibig sabihin yung, oh, oh, puri yun. Para yung halalawaya, halalawaya, puri yun. Hindi yung nagtawag ng pangalan. Pero gidaibert na, tumawag sa pangalan daw. Nagdagan mo na giya. Oha, oha, yawa, yawa. Kung puwa Satanas dyan. Gawa-gawa. Walang maayos sa pangalan. Ah, ito yung Babylonian Bible. Ano nakalagay? Jesus. Sa Tagalog, Jesus pa rin. Oh. Jesus. Hindi nga, ito yung Satanic Bible. Pero iba talaga matitigas ang ulo. Kayo ba dito matigas man ulo nyo? Pagkatapos ng ano, balik kayo. Pag hindi matigas, ha? Hindi mo. Balik kayo sa ano? Ah, yung mga kaibigan nyo, pabiyanan nyo sila. Napatanin nyo dito para matuto. Ah, nagtatanong nga. Nandiyan na ba sa rutingit para pupunta kami? Pag wala sa pwede, hindi mo punta. Aba, punta pala, hindi para sa salita ni Alayam, sa certificate pala. So wala, sabi ko ma'am, huwag mo na ipadala yan. Kaya pupunta lang dito dahil sa certificate. Ipakita natin yung totoong love natin kay Aba Yahwa, hindi yung love sa ato certificate. Ah. Kailan na ba naging popular ito? 1769. Atong Yahwa site, noong 6 BC to 78 AD. Dahil yung 78 ninakaw na itong Bible, pinalitan na nila, tinanggal na itong Yahwa site. Kilala ba ninyo sino to? Si Cesare Borgaria? Anak to ng Pope. Yung Pope Alexander yata yun. Kalimutan ko. Bulgaria ang pangalan. Pero mo ha, yung anak niya yung beautiful na babae, yung asawa, pinatay ang manugang, gawing asawa ng tatay. Tapos, ginawa rin asawa ng ito. Silang mag-ama. Pinagsaluhan lang kapatid niya at saka yung anak. Biro mo kayo kasalbahe ito. Kapatid niya. Nagtinan nyo sa resort nyo sa ano, sa history dito. Kapatid niya, talagang sinipingan. Maganda kasing kapatid niya babae. Tapos yung tatay naman itong Pope, Santo Papa. Aba, pinatay man o malugang para maangkin ng anak niya na siya ng kahatban. Tapos sa dalawa sila matama, nagsalo sa anak. Tapos ito ang sinamba ninyo, Jesus Christ. Hindi nyo alam, isang karumaldumal na tao to. Ah. Ito tayo, basa. The first book of Adam and Eve, chapter
14 ba tama? Chapter 14. The earliest prophecy of the coming of Messiah. Then Adam said to Elohim, O Yahweh, take you, my soul, and let me not see this gloom anymore, or remove me to some place where there is no darkness. But Elohim the Yahweh said to Adam, indeed, I say to you, this darkness will pass from you. Every day I have determined for you until the full fulfillment of my covenant, when I will save you and bring you back again into the garden, into the house of light you long for, in which there is no darkness. I will bring you to in the kingdom of heaven. Again said Elohim to Adam, all this misery that you have been made to take on yourself because of your transgression will not free from you from the hand of Satan, and will not save you. But I will, when I shall come down from heaven, I shall become flesh of your descendants, take on myself the infirmity from which you suffer. The darkness that covered you in this cave shall cover me in the grave, when I am in the flesh of your descendants, and I, who am without years, shall be subject to the recalling of years, of times, of months, and of days, and I shall be recalled as one of the sons of men, in order to save you. And Elohim says to commune with Adam. Okay. Ang magbasa Tagalog. At ang Tagalog ito, translate ito, gamit natin ang dictionary translator sa internet. Kahit na kasi, pwede sa Tagalog, pwede sa English, pwede sa Hebrew, kahit anong lingwahe. Ganun katindi ang internet nyo. Ngayon, unang aklat ni Adan at iba. Chapter 14, 1 to 6. Verse 1. Nang magkagayon, sinabi ni Adan kay Elohim, O Yahweh, kunin mo ang aking kaluluwa at huwag na akong makita pa nitong kadiliman, o dalhin mo ako sa isang lugar na walang kadiliman. Kasi ang nangyari kasi, si Adan si Eva doon sa Garden of Eden, walang gabi doon, puro liwanag. Ngayon yung nakalabas na sila, may araw, may gabi, yung araw napakainit, paggabi napakadilim. Kasi nakatikim sila ng kasaganahan. Biglang tumirik ang kalang pamukuhan. Tapos na nanibago sila. At yan ang request ni Adan kay Aba Yahawa. Ngayon, sa verse 2, ngunit sinabi ni Elohim na Yahawa kay Adam, katotohanang sinabi ko sa inyo, ang kadiliman ito ay lilipas mula sa iyo. Araw-araw na aking itinakda para sa iyo hanggang sa matupad ang aking tipan. O, mayroon kailang matupad ang tipan. Kung kailan ililigtas kita at ibabalik kita muli sa harden, sa bahay ng liwanag na iyong inahanap-hanap, na kung saan walang kadiliman, ay dadalhin kita sa kaharian ng langit. May promise po si Aba Yahawa. Ibalik siya sa Garden of Eden pagkatapos yung tipan, na mayroon talagang tipan na tatapusin. Ngayon, ano pa sinabi niya sa verse 12? Sa verse 3, muling sinabi ni Elohim kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito ay ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsalangsang. Yan. Ngayon, kung tuloy tayo magsalangsang, pasaway tayo, lumalabag sa Torah, sige ka. Ganon talaga. Hanggat ganon, palo-palo. O, yan.
ay hindi nagpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi ka ililigtas. Hindi ka ililigtas ni Satanas at hindi ka makalaya dyan. Yan ang sabi ni Aba Yahawa, alayaw. Ngunit gawin ko. Sinong gagawa? Si Aba Yahawa. Ngunit gagawin ko. Kapag ako ay bumaba mula sa langit, ako ay magiging laman ng iyong mga apu-apuhan dahil sa aking sarili ang kahinaan na iyong dinaranas, ang dilim na tumakip sa iyo sa yungib na ito ay darating sa akin sa libingan kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inako. O, sino ngayon si Yahawa Shai? High ranking angel ba siya o si Yahawa siya? Nagkatawang tao. Yahawa. Pagpak talaga kayo mga OHC. Wala, wala. Basahin nyo to. Wala, ayusin yung doktrina nyo. Kawawa kayo eh. Kaluluwa po nyo nagkataya dyan. Verse 5. At ako na walang mga taon, siyempre alhayam siya, wala siyang mga taon, ay sa ilalim sa pagbibilang ng mga taon, o masaklaw na siya sa taon, sa mga panahon, sa mga buwan, at sa mga araw. At ako ay ibibilang bilang isa sa mga anak ng tao bilang upang iligtas kayo. Ibig sabihin, si Yahawa, magkatawang tao, maging tao siya. Siya si Yahawa Shai. Yeah, ang linaw, hindi sa high ranking angel. Okay. Ang linaw po, nakakawa kayo eh. Mag-aral kayo, tutuwa kayo, pare kayo. Nagsuot pa kayo yung bumiyong. Pagputi yan, siniro ang labas nyo. Tapos may balbas nyo, para kayo busayak. Rangkahan ha, diritsuhan to ha. Pati pa si Bisapel. Ganun din. Mahusay. Hindi ka talaga mahusay. Magulo ka. Kasi kung mahusay ka, marunong ka mag-discerning. Wala ka, hindi mo kabisado ang kasulatan. Maghandog. Tapos na ginawa ni Yahusay, maghandog pa kayo. Wala, wala. Mababaw ang kaalaman nyo sa salita ng alahayam. Mababaw. Kasi kung malalim kayo, madetermine nyo ano ang tama sa salita niya, ano hindi. Pero, sampa na kayo. Kaluluwa po ang nakataya nyo. Akala ba nyo sa langit yung mapunta pag ganyan ang paniwala nyo? Kahit ginamit yung pangalan ng Yahawa Shai, hindi nyo kilala si Yahawa Shai. Pero ang alam nyo, high ranking angel, hindi siya high ranking angel. Kung kilala nyo siya, siya po si Yahawa, nagkatawang tao. Ano? Yahawa, Father, Yahawa Shai. Di ba pareho, YHWH ito? YHWH. Sa Tetragrammaton, YHWH ang pangalan ng Creator. Ito, YHWH. Ito, YHWH. Hindi mo siya ipasok sa modern Hebrew na Yahshua. Father, Yahweh. Anak, Yahshua. Sa Tagalog, Joshua. Sa pangalan ni Joshua. Sa pangalan ni Yahshua. Walang sound you ang original Hebrew. Yahawa siya yan. Basa. What does the Hebrew name Yahawa Shai mean? According to a user from United Kingdom, the name Yahawa Shai is of Hebrew origin and means Yahawa is salvation. Sino si Yahawa Shai? Siya si Yahawa na tagapagligtas. Si Yahawa Shai, siya po si Yahawa na tagapagligtas. Bakit siya tagapagligtas? Nagkatawang tao siya para mag-seed siya ng blood. Para yung bagong covenant ay magkabisa sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Yan po ang promise, ang blood po. Hindi yung sabihin na, nagalit ang ama, pinatay ang anak. Aba, ayaw niyo mamatay, ayaw niyo mag-seed ng blood.
Aba, kayo talaga mga anti-creator kayo. Malinaw po kayo ang mga tauhan kay ni God rin. Doon sa blood po tayo nakaroon ng kaligtasan. Pero kayo galit pa kayo ng matay ni Yahweh Shell. John 3.16 lang agad. Pagdili mo dyan niya. For alahayam so loved the world. Mahal po ang alahayam ang mundo. He gave His only begotten Son. Binigay niya. Tapos sabihin nyo, galit ka ba? Ano galit? Binigay niya niya. He loves the world. Binigay niya kanyang buktong anak. Binigay tapos sabihin galit. Sarili mo lang yung koro-koro yan. Para linglangin mo lahat ng naniwala sa'yo. Dami pa naman ninyong pagpapadala sa impyerno. Sa totoo lang. Gigil na ko yung mga trabaho ni Satanas para magdala ng kaluluwa sa impyerno. Yan. Diba? Ito yung original. Kilala lang nyo ang pangalang salitang Yahawa siya, pero yung pagkatao niya, hindi nyo kilala na siya yun si Abba Yahawa. Ngayon, itong Jesus, diba? The Edomites hate you, the false religion, with, give you the false religion, with false Messiah, and the replacement theology. Kinagong theology, that the law are done away, with that all blasphemy. Wake up people, dahil Satan has many names. Isa sa pangalan ay si Jesus Christ. Ngayon, mahal na mahal rin si Jesus Christ. Kasi kinagis na nyo. Aralin nyo ang very beginning. Dahil walang makarating sa paruunan, kundi kalungingon sa pinanggalingan. Oh, the Son. Son, tarihan na niya sana. God of Europe. Itong Jesus. Jesus. Son of God. Son of God. Pakibasa dito. The name Jesus is rooted in European pagan Son. Son. Worshipping. Great name endings with Zeus or Zeus and Zeus were attached by the Greeks to the names and geographical areas as means to give honor to their supreme deity Zeus. Oh, yan. Diba? Oh, ito yung si Sarah Bultia, diba? Yung kapatid niya, ginawa niyang asawa. Yung tatay niya, ginawa niyang asawa. Dalawa silang husband sa kanilang anak, kapatid. Gaano karumal-dumal. Oh, ito. Polinigilian si Zeus. Oh. Dios, sa Greek yan, salitang Greek ni Dios. Sa Latin, Dios. Sa Tagalog, Dios. Sa English, God. Dios, Hitan. Ngayon. Okay ba kayo? Okay na sa inyo? Okay na. Bahala na. Talagang pastanganan yan ang Dios namin na si Jesus Christ. Ayaw kami dyan. Pero ngayon, nag-ride-on na muna kami. Kasi, kapasong po din dito eh. Baka tanggalin niya kami. Ano yun ang minagod? Ayan. Tinanggal ko na yung style. Ayun dalawa eh. Kung pinangyari, tanggal na ko. Yung Trinidad, tinanggal ko rin. Hindi na sa Trinidad, one is na. Kasi paulit-ulit yung tinuro, hindi talaga papasok sa isip nyo kasi hindi kayo tupa, kambing. Kasi ang tupa, makaintindi. Ang kambing talaga. Dalabas talaga ang tunay yung lahi. At hindi lang yung kambing kasi kasarasa dyan, mga surface dyan. Pero ito pang bago, hindi lang ang lahi ni Satanas ay galing sa surface, mayroon sa chimera pa. Na talakay natin nakaraang sa tulad.
sinira. Ang isang tao, iba ang muta dito, iba dito, dalawang tatay niya. Yung itong medyo Romano, tatay niya si Satan, ito tatay niya naman. Pero yung kambal, magkaibang mukha. Ay, yung medyo tisoyen, yung tatay ni Satan. Yung isa, tatay ng ano. Yung wala yung katawan, kambal, magkaibang mukha. Pero pag isang katawan lang, iba ang mata dito, ibang mukha ng mata dito. Dalawang tatay, isang katawan lang. Ganon ka-high-tech ang mga fallen angel nga mag-pinhe. Di ba high-tech na rin? Yung mga asawa ni mag-anak, pukunan lang ng ano, pinhe, ilagay na sa ano, mabuo na. Gaano pa kaya ang mga fallen angel? Na sila ang gumagawa nung paano nagkaroon ng mga nuclear weapon. Lahat sa mga high-tech na ano. Yung pangkukulang, sila ang gumagawa na. Yung pangkiruma. Sila nag-upos sa mga tao para ganon. Yun. Kayang magpa-karoon ng anak si Satan, ang mga polinigil sa pamagitan. Hindi lang sa mga putik, guwapo, ano, European. Hindi, kahit mga itin, mga pangit, magkabuntis, ang anak ni Chimera, sa anak ni Satanas yan. Parang mukhang Hebrew yan, itin. Hebrew, pero tingnan mo ugali. Ugali ni Satanas. Ay, hindi yan, Chimera yan. Dahil gano'n, nandito na sila, nandito na tayo sa huling panahon. Talagang, ano na sila, halos buong mundo, kontrol na. Anong sabi niya, na ano niya rin? Guguluhin niya ang administration, ang nagpunsata, USA, at sa kalitipin. Bakit USA? Mag-book yan. Ang Europe, mag-book. Augug. Ang USA, mag-book. Gug, mag-book. Bug and mabug. Yeah. So, halos control na buong mundo nila. Control na. Ang dami na nilang mga anak. Saka dito may mga anak na mga sinira dito. Nagpaita-ita ng kunwari. Pero sinira yan. Anak ni Satanas yan. Diwatas na. Ngayon. Ito ah. Ang salita ng Jesus. Pansinin mo ha. Ang Jesus 666. Ang cross 666. Ang Lucifer 666. Ngayon, maglagay pa kayo ng cross. Yung pinda niyo, naglagay pa kayo ng cross. Ah, tingnan yung mga pinda niyo. Baka cross yan. Ang nagay dyan, cross. O, oh, iba. Yan. 666 yan o kruso. Tingnan mo itong number na yan o. Oh. TV number. Mula sa 8 hanggang 8. Yan ang may mga kanyang na number yun o. Oh. 9, 8, 10, 77 yan. Ngayon yung mga litra na yan, itapat dito. Itota lahat 666. Kisa, tota lahat 666. Tota lahat mo si Per 666. Alam ko ng bawal. Napuna ako si Per Mary doon eh. Ito may pindan ng cross? Sinta niya. Wala doon, hindi na sa akli mo sinta. Mulan na po na ako may cross yan sa pindan. Dati baktid yun eh. Ayaw pasabihan. Diyan nalabas na hindi siya totoong pagtupa. Kasi bakit masaktan siya? Sinabi ko ng totoo na huwag kayong magpipinda ng cross. O kung mamatay kayo, huwag kayo magpalagay sa cross sa lipingan nyo. Walang cross. Tingnan mo mga simbahan na may mga cross. Mas mabuti pa si Tris. Kabisado na pag makita ko si Tano. Bago pa kayo ni Tris. Wala pa si 4 si 5 dyan ha. At saka si 2, Tris pa lang. Ah. Oh. Ah, 666. Ah. Diretso na tayo sa Tagalog. Ah. Ah, basa. Aklat ni na Adan at Eva, 24 verse 4 to 6. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alahayam kay Adan at sinabi sa kanya, O Adan,
kung paanong ibinuhos mo ang iyong dugo, sa gayon ay ibubuhos ko ang aking sariling dugo kapag ako ay naging laman ng iyong mga inapo. At kung paanong ikaw ay namatay, O Adan. Gayon din ako mamamatay. At kung paanong ikaw ay nagtatayo ng isang dambana, gayon din naman ako ay gagawa para sa iyo ng isang dambana ng lupa. At kung paanong inihandog mo ang iyong dugo sa ibabaw ni Aon, ay gayon ko ihahandog ang aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. At kung paanong humingi ka ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugong iyon, gayon din naman gagawin ko ang aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan at buburahin ko ang pagsalangsang dito. At ngayon, Masdan, tinanggap ko ang iyong handog, O Adan. Ngunit ang mga araw ng tipan kung saan kita iginahapos ay hindi natupad kapag natupad na ibabalik kita sa hardin. Pansinin mo ha, itong talata, iba pa ha, pansinin mo ha, anong talata to? Chapter 24. Ng First Book of Adan. Si Adan kasi ang kwento, kung basahin mo ang whole chapter dito, nalungkot siya dahil si iba. Dahil may iba na ang tirahan nila eh. Tumalon sila sa bangin. Pigok ng dalawa. Binuhay. Gayon, sinabi ni Abay Hawa, tinanggap mo handog mo kung nag-shade ka ng blood. Kasi ako, mag-shade din ako ng blood kapag ako'y maging laman, nasa laman. So makita mo yung salvation natin through the blood ng Aba Yahawa nga na magkatawang tao, siya si Yahawa Shai. Ngayon, pag mayroong magturo, gamit niya ang tunay na pangalan, kontraman sa katuwang ito, that is teaching of satanic. Ito naman. Chapter 42. Itong L, 50 yan. Minus 10 ay 40. Tapos ito. O yan, 40 ito. 1 and 11. Sa Tagalog na tayo dito. Ang aklat ni Adan at Eva 42 verse 1 to 11. Nang magkagayoy dumating ang salita ni Alahayam kay Adan at sinabi sa kanya, O Adan, tungkol sa iyong sinabi, dalhin mo ako sa isang lupain kung saan may kapahingahan. Ito'y hindi ibang lupain, ngunit ito ang kaharian ng langit kung saan nag-iisa ang may kapahingahan. Ngunit hindi ka makakapasok doon sa kasalukuyan, ngunit pagkatapos lamang na ang iyong paghahatol ay lumipas at natupad. Kung magkagayoy iaahon kita sa kaharian sa langit, ikaw at ang iyong mga matuwid na inapo, at ibibigay ko sa iyo at saka ang iba pang hihilingin mo sa kasalukuyan. At kung sinabi, bigyan mo ako ng tubig ng buhay upang ako'y makainom at mabuhay, hindi mangyayari sa araw na ito, kundi sa araw na ako'y mabababa sa impyerno at sirain ang pintuang tanso at dudulugin ko ang mga karian na bakal. Kung magkagayoy aking ililigtas sa awa na ang iyong kaluluwa at ang mga kaluluwa ng matuwid upang sila'y bigyan ng kapahingahan sa aking halamanan
lahat mangyayari pagdating ng katapusan ng sanglibutan. Kaganapan dito sa katapusan ng sanglibutan. Matapos talaga yung sanglibutan. Sabi ni Joe Bautista, wala daw ang katapusan ng sanglibutan. Forever daw. Forever. Magugunaw kayo sa itong earth. Papalitan ang bagong earth. Ngayon, paano si Yawa siya pumunta sa impyerno? Nagkatawang tao si Yawa at siya si Yawa siya. Nasaan ang porsyon ang punta sa impyerno? Yung pagkatapos malipakot. Hmm? Yung tapos paibigin sa kahoy. Sino dyan wala no? Huwag niyong gayain ha, baka pupunta sa impyerno, hindi na kayo makawala doon. Si Yawa siya lang pumunta kasi makalabas siya. Si Yawa kasi yun eh. Ato, yung si Yahawa siya ay nairiting siya ang kanyang katawan sa ilalim ng lupa at sa ilalim ng inagyan ng bato, di ba? 3 days and 3 nights. Ito, sabi lang yun. Pero hindi ang isang di doon, ano na yun eh, yung pagiging pagliwanag. Yung kaluluwa niya, yung espiritu niya, nagpunta sa Hades. Yun ang nagpunta doon. Para sirain niya. Sirain ang pintuan ng tanso at durogin ko ang kaharian ng bakal. Yan po ang purpose niya doon. Nagpunta siya. Babasa din niya sa Book of James. O sa Jude. Mabasa yan doon. Nagpunta si Hawa siya ito, sa impyerno. Kasi ang purpose niya doon, sirain niya ang pintuan ng tanso. At durogin. Huwag niyong isipin, pupunta ka sa impyerno ha? Pupunta ka sa impyerno, gusto niyo? Dito kayo makawala. Doon. Wala na kayo pamasahe, pabalik. One way lang yun doon. Yawa siya eh. Round trip siya. Basa. At muli, tungkol sa tubig ng buhay na hinihanap mo, hindi ito ang pagkakaloob sa iyo sa araw na ito. Ngunit sa araw na ibubuhos ko ang aking dugo sa iyong ulo sa lupain ng Golgota, sapagkat ang aking dugo ay magiging tubig ng buhay sa iyo sa panahong iyon. At hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong mga inako na maniniwala sa akin na ito ay sa kanila magpakailanman. Saan ibubuhos ni Mashiach Yahweh ang dugo niya? Sa ang lugar? Sa Golgota. Golgota. Sa 66 book, may mabasa ba doon? Na Golgota din? Apo. Yes. Tuloy. Muling sinabi ni Yahawa kay Adan, O Adan, noong nasa halamanan ka, wala mga pasubok na dumating sa iyo. Ngunit mula ng inyong nilabag ang aking utos, lahat ng pagdurusa na ito ay dumating sa inyo. Ngayon, ang iyong laman ay nangangailangan din ng pagkain at inumin, pagkatapos ay uminom ng tubig na iyan na dumadaloy sa iyo sa ibabaw ng lupa. Ayun ang nangyari sa katawan. Kaya gagawin iba. Ganun na rin na mana natin. Na dapat, ang original na tao, hindi nagugutom, hindi nauhaw, pero pwede kumain ng mga prutas na doon sa Garden of Eden. Kainin yung lahat ng klaseng prutas, may tree of life, pero huwag lang yung the tree of knowledge, good and ever. Yun lang ang isang libreng pakialaman. Pero ngayon, dito na tayo, maguguto, mauhaw na, yun ang dahilan tao, kumayot, hanap ng pera, trabaho na trabaho para may pera, pambili ng bigas at ulam. Pag hindi kumayot, tigok, patay, maorser. Kasi wala nang kain-kain. Pag wala rin makain, may kanin naman, asin na lang, whether, ano, asukan. Para lang mabuhay talaga. di ba? Kasi nagugutom na tayo, mauhaw. Ang iba naman, gusto mag-ipon ng maraming pera, gumawa ng kalukuhan, pandaraya, pangliling lang, para makaipon ng maraming pera. Ginawa niya sa pamagitan ng daya.
hindi sa honest and goodness sa pagtrabaho. Kayo, pag magtatrabaho ka, honest and goodness ba ang trabaho natin o pandaraya? Honest and goodness. Kapag magtrabaho mo, honest and goodness ka ba, wala bang monkey business doon? Kapag may monkey business ka, monkey business, unggoy na negosyo. Negosyo ang unggoy. Basa. John chapter 19:17, and he bearing stake went forth into a place called as a skull, which is called in Hebrew Golgotha. Inilabas siya sa siyang pasan ang kahoy papunta sa lugar na kung tawagin lugar ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Diba binanggit doon sa first book of Adam, Golgotha, doon siya dalhin at doon siya mamatay doon sa ibitin sa kahoy at nagpasan pa siya ng kahoy. Pero doon sa Satanic Bible, nagpasan ng cross ha, para owner talaga ni Satan kay cross 666. Pasan ka ng cross 666, naglagay ka ng pin dyan 666, tapos Jesus ka 666, ano, puro 666 yan. Pasan niya ang stick, bearing stick o pasan ng kahoy papunta sa lugar ng tawagin, sa lugar ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. So ang ibig sabihin, ang salita palang Golgotha, pag isalin yan sa Tagalog, bungo. Ano yung bungo? Yung ulo ng patay. Bungo na. O kasi maraming mga bungo doon. Kasi doon pinapatay ang mga binibitin ng punong kaya, mga makasalanan. Death penalty yun doon ang patayan sa lugar ng bungo. Ibig sabihin Golgotha sa historical libro. Dalhin ka doon sa patayan. Na dito naman tawag naman dito, doon ilagay sa tinatawag na salvage. So sa salvage area. Ano yung tawag doon? Sa pinapulong jablo daw, doon ilagay ng mga patay doon sa pulong jablo. Doon nakapilaan mo yung tuloy ng Indian eh. Natabakso eh. Pulling engine ng tabakso ay nakatira sa lugar ng mga bungo. Tagalog tayo dito. 49. Yan siya. 49. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 49. Ang unang propesiya ng pagkabuhay ni maguli nang magkagayon, dumating ang salita ni Alahayam at nagsabi, O Adan, sino ang nagpayo sa iyo nang lumabas ka sa iyong ibna pumunta sa lugar na ito? Kasi sa iyong ibna kasi mainit. Wala electric fan. May brownout ba isang araw nandiyan nyo? Apo. Lahat pala tayo? Lahat. Buong hangin. Chat kami. Baka pupunta sana kami doon. Dahil baka may hangin doon. Buong hangin. Buong kami sa anong basketball court. Doon sa swimming court. Medyo malamig konti. Sabi mo, balik tayo. Wala namang mahigaan natin doon. Bumalik. O dyan sa labas. Mainit talaga. Meron mo? Yun ang ginawa lang ada ng iba. Lumabas sila. Kasi mainit doon sa lungil eh. Sa treasure. Basa. At sinabi niya din kay Alahayam, O Yahawa, kami ay naparito sa darong ito dahil sa init ng apoy na sumabit sa amin sa loob ng yungin. Pagkatapos ay sinabi ng Yahawa, Alahayam, kay Adan, O Adan, natatakot ka sa init ng apoy sa isang gabi? Ngunit paano ito kapag nakatira ka sa impyerno? May comparison pa sinabi ni Abayawa. Oh. Natatakot ka sa init sa isang gabi lang doon sa yungin. Paano na sa impyerno kayo?
Pero mo basa. Gayunpaman, O Adan, huwag kang matakot at huwag kang maniwala na inilagay ko ang simboryo ng batong ito sa ibabaw mo upang lagyan ka nito. Nagmula ito kay Satanas na nangako sa iyo ng alahed at kamahalan. Siya ang naghahagis sa batong ito upang patayin ka sa ilalim nito. At si Eva na kasama mo, at sa gayon ay pigilan kang mabuhay sa lupa. Pero mo ha, nasa labas na sila. Saan ang area to? Saan lugar to? Sa si Eva? Sa Palawan. Alam mo ba saan lugar to sila? Sa Palawan. Palawan. Doon sila Analin. Analin. Analin ha? Palawan to ha? Sa purun si ang Pilipinin, sa labas ng sila. Sa Palawan. Sa resort. Kasi may isang resort ka, Sulo. May Sulo. Pero mas accurate ang Palawan. Ngayon, kasi ano nga eh, sa malayong silangan nga, hindi naman pwede sa Israel o sa Africa, kasi nasa malayong silangan, sa East eh. Sa bandang East, sa silangan. Eh ito lang Pilipinas ang silangan ng mga pulo. Ngayon, saan ba ang pasidle na maging, ano, maging Garden of Eden? Mag-reserve ka, mayroong sulo. Kasulo ang Garden of Eden. Mayroon din sa Palawan. Saan sa dalawa ang paliwalaan mo? Sulo o Palawan? Mas Palawan, yung maganda roon. O ngayon, yung nasa labas sila, sila palang dalawang tao ha, sila si iba pala ha. Sino bang kasama nila na binat ko sila na pinaunaran sila ng apoy? Sa Panas, si Gadren. Lima yan sila, limang sita yan eh. Sikol, Asbel, Gadren, Pinimir, Tadya. At may iba pa mga anil na mga alalay nilang kumulo na pinagsak ni Abay Hawa dahil hindi nagbow down. Ang pagdami naman nila, sila naman si Jimya sa Asasel, yun naman bumaba na nag-asawa ng tao, na nag-anak ng mga Nephilim. Another batch to. Yung third batch, ito namang si Mera. Si Mera ang third batch nga. Bumaba. Ngayon, yung nandito sila, pinapatay. Ang mga angel, pwede sila mag-anyong tao. Na minsan, nandito lang sa paligid natin, pinapatay tayo. Si Current Hodis niya, na isang lawyer na Secretary General ng World Bank, sinabi niya, sa kasamahan niya doon, mayroong anuman. Katalakay ko na karat, kapiling natin yan sila. Anong tao? O, yun. Hayo ba, si Mira? Ibang mukha. Sa tangas yung kalating mukha niya. Pag ibang mata, pag isa lang kambalita, ano, Satanas yan. Hindi talaga gumawa ng katinoan yan, kadimunyuhan yan, kasi dimunyo nga yan sila, sita niya yan sila, hindi yan matino. Yan ang gumagawa, biro mo, pinuulanan sila ng apoy, mabuti lang ginawang doom, ginawang simboyo, para hindi sila mapatay. Ganun rin minsan sa atin dito, na may encounter, minsan ha. Yung nangyari sa kanila, ni Pastor Bade, meron ding mga Indian namang tagapagligtas. Kung hindi sila pinuntahan ng good angel, patay na rin sila. May severe na good angel, may magbigay ng kapinsalaan ng bad angel, nandito yung mga foreign angel. Nandito lang sa atin. Hindi tayo solid na tao lang nakatira dito, mayroon talaga ang human. Na pag makikita ka tao na hindi mo kilala, maingat ka dyan. Yung saka bullying angel yan. Yung mukhang tawa. Tawa doon sa bukod ilok, guli-guli. Basa. Gayunpaman, O Adan, huwag kang matakot at huwag kang maniwala na inilagay ko ang simboryo. Tapos na to. Sa ibabaw mo, upang lagyan ko kanito. Nagmula ito kay Satanas na nangako sa iyo ng alahed at kamahalan.
Siya ang naghahagis sa batong ito upang patayin ka sa ilalim ito at si Eva na kasama mo at sa gayon ay pigilan kang mabuhay sa lupa. Basa na pala ito. Tuloy. Ngunit sa awa para sa iyo kung paano kang ang batong iyon ay bumagsak sa iyo, inutusan ko itong bumuo ng isang simporyo sa ibabaw mo ang mga bato at ang mga bato at ang bato sa ilalim mo ay ibababa ang sarili. Alam nyo, pag matino lang talaga tayo, ingatan talaga tayo ni Aba Yawa. Pero mo, patay na sila, paulan na sila ang bato. So, ganun ang ginawa. Ngayon, ginawa ng simbolyo doon ni Aba Yawa para mailigtas tayo. So, ngayon, kung pasaway tayo, paano ka ililigtas? Paano ka? Pasaway ka eh. Hindi ka na ililigtas. O di hospital ka. So, di ba talagang matino para laging may protection? O, basa. At ang tandang ito, o Adan, ay mangyayari sa akin sa aking pagparito sa lupa. Ibabangon ni Satanas ang bayan ng mga Hudyo upang ako'y patayin at ilagay nila ako sa isang bato at tatatakan nila ako ng isang malaking bato at manatili ako sa loob ng batong ito iyon ng 3 araw at 3 gabi. Pwede sa 3 nights. Sabihin mo ha, na si Adan at si Eva nasa loob ng dome, simbolyo, iningatan sila ni Aba Yahawa para hindi mapatay. At ganon, that is symbolic na pag siya ang magkatawang tao, ay ganun rin mangyari sa kanya dito sa lupa. Nasa loob siya ng bato din. So, hindi lang ilang talata lang, ang ilang chapter lang mabasa. Halos maraming chapter talaga sa first book of Adan and Eve na ang Savior natin, si Aba Yahawa, nagkatawang tao para magkaroon ng laman, mag-shed ng blood. Ang lino-lino yun, di ba? Alam nyo ang teaching ng mga Babylonian born again? Tama sana na by the blood? Kaya lang yung tinatawag nila mali, Jesus Christ, Lord God, Yahweh, Jehovah. Pero yung teaching nila na we are saved by grace, by the blood, tama yun eh. Ito naman tamang pangalan, naghadlog pa, tapos gawin pang galing daw sa high-ranking angel, mali. Ngayon ang question dito ngayon, tama ang theology ng mga Babylonian, ang mali lang doon yung pangalan ng tinatawag, yun ang error. Pero ito namang isang tamang pangalan ang binanggit, wrong naman ang theology, mali naman. Ngayon, nasaan sa kanilang dalawa ang mas mali? Pareho lang. Basa. Ngunit sa 3 araw ay babangon ako muli at ito ay magiging kaligtasan sa iyo, O Adan, at sa iyong mga ina ko na maniwala sa akin. Ngunit, O Adan, hindi kita dadalhin ula sa ilalim ng batong ito hanggang sa lumipas ang 3 araw at 3 gabi. At si Alahyam ay umalis at hindi na nagsalita kay Adan. Ngunit si Adan at si Eva ay nanirahan sa ilalim ng malaking bato ng 3 araw at 3 gabi gaya ng sinabi sa kanila ni Alahyam. At gayon ang ginawa ni Alahyam sa kanila sapagkat sila ay umalis sa kanilang yungim at dumating sa lugar ding ito nang walang utos ni Alahyam. Yan ang problema. Pag walang utos, gumagawa ka, dapat kasi sa prayer, Aba Yahawa, itong nagawin ko tama ba ito? Lahat mayroong consultation talaga.
na the way you go, the way you talk, kung ano mang gawin, puro konsulta ka lagi habang hawa. Itong nag-gawin ko, tama ka ito. So may konsulti. Wala silang consultation, umalis sila pumunta. Yun ang nangyari sa kanila. Ngayon, yung doon sila sa bato, 3 days and 3 nights. Walang kain yun, walang tubig. 3 days and 3 nights, walang may kain yun. Kaya ba? Kung tayo nandun sa loob, 3 days and 3 nights, walang inom ng tubig eh. Wala lang. Kulong ka doon. Bakit nangyari sa kanila? Kasi gumagawa sila ng hakbang na walang consultation. Sariling decision. Punta sila doon. Bakit napunta kayo rito? Sino nag-auto sa kanyo? Sino nagsabi sa inyo? Hindi, lumabas. Tumitinit ko siya doon. Eh, saas mas mainit sa imperno kayo? Sino para? Saan mas mainit sa imperno? Ano nangyari? Walang consultation. Basa. Ngunit pagkaraan ng tatlong araw at tatlong gabi, gumawa siya lahayam ng isang simboryo sa bato at pinahintulutan silang makalabas mula sa ilalim ito. Ang kanilang laman ay natuyo at ang kanilang mga mata ay mata at puso ay nababagabag sa pag-iyak at kalungkutan. Nakita niyo anong hitsura nila? Natuyo. Anong hitsura nila? Ang kanilang mga mata at puso ay nabagabag at pag-iyak at kalungkutan. Ganun ang naging hitsura nila. Kasi biro mo, 3 days na wala kain na, wala ng tubig. Mabuti kayo, mayroon kayong tubig. Kasi nangyari, bakit nangyari sa kanila, gumawa sila ng hakbang, walang consultation, walang prayer. Kayo ba sa bawat gawaan ninyo ay may prayer ba yung ginawa? Mayroon bang prayer? Lagi. Lagi may consultation. Lagi kinausap natin siya. Romans chapter 5 verse 9, by His blood we are now put right with Lahayam. How much more then will we be saved by Him from Lahayam's anger? Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas kayo sa poot ng Lahayam. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, paano naman kung ang iba hindi maniwala sa dugo, sa kaligtasan? Dahil mali daw yun. Galit pa ng ama, bakit pinatay ang anak? Wala. Hindi talaga maligtas yan. Wala kaligtasan. Kawawa. Yung mahusay, hindi talaga mahusay yan. Magulo. Yung Jewy, wala na. Joyo na yan. Joyo na si Jewy. Loyalty. Hindi talaga. Dapat inaral nila, intindihin. Karoon ko pa. So, magtatanong. Hindi yung yung hangang-hanga na sa kanto na yun. Kawawa lang. Basa. Hebrews 9 chapter 22 chapter 9 verse 22. And almost all things are by law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Walang kapatawaran sa kasalanan kung walang pag-aalay ng dugo. Ngayon, kung hindi kiniwala sa dugo, dahil ang gusto niyo tura, sunod-sunod na kayo, batas, na hindi kiniwala ang ginawa na ni Hawa siya, ay wala. Wala talagang kapatawaran sa kasalanan. Nakikita natin yung mga tao masyadong duyan. Hindi talaga, siguro kampi talaga, wala talaga tupa. Kasi ang mga tupa dyan, umalis yun eh. At ang tupa, nakaintindi. Kampi, hindi makaintindi yan. Diyan nakikita natin kung sino talaga ang kampi, hindi ang tupa.
Basa. Acts chapter 13, verse 39. And by him all that believe are justified from all things, from which ye call, not be justified by the law of Moses. At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo na aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kasi sa Old Testament, ang akala nila yung kaligtasan, yung pagsunod sa Torah, masi, yun ang change, hindi na sa Torah tayo nasave. Nasave tayo by the blood ni Yahawah Shai. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo sumunod sa Torah. Sumunod bilang, kasi kung wala na tayong Torah ang susundin, sambahin ang ugali natin. Sabi doon, thou shall not kill. O, pamatay ka na. O, thou shall not, commit adultery. Aba, ang dami na adultery. Ligaw lang ligaw. Kasi wala na, hindi ka sumunod sa batas. Ilan ang mga sinipingan mo, illegal position sinipin. O, huwag kakain ng baboy. Aba, kadami na kakain ng baboy. Punta na sa Lydia Litson. Dalaman si Lydia Litson. Kasi hindi sumunod sa Torah. Ang atin dito, yung pinago, yung blood, ang may pagbabago na hindi. At saka dito na ang salvation natin by the blood na hindi na by Torah. Sumunod tayo sa Torah bilang anak na masunurin sa utos ng Ama. Hindi parang sumunod ka sa Torah para ka maligtas. Mali yun. Ikaw ba'y sumunod sa magulang mo para ka makatira sa bahay nyo? O mama, sunod ako sa iyo. So ano ba yung sunod ako? Kasi pag hindi, hindi mo na ako patira, hindi mo na akinin akong anak, hindi mo na ako anak. Hindi. Sumunod kasi hindi, anak mo pa rin yan dahil yung dugong na nalaytay mo, dugo ng magulang mo yan. Ganun rin. Ang sumunod na sa hindi, dugo ni Yahawah Shai ang nagsip sa atin. Kaya lang, pag hindi ka sumunod, palo. At ang tinding palo, ganun din ka. Sa Pyra, sa Pyra at saka si Ananias. Hindi nag-tides. Hindi nag-tides yun, ha? Malagang pag-tides, eh. Pahil ba kayong bishop nyo, asuka lang kayo nyo, ulap. Pag hindi kayo, Yan. Hindi kaya talaga. Ang dapat nga kami mga pastor dito, itong mga full time to, yung people lang kayo tayo. Kaya paano, sumunod ka, batas yan. Sa pula, magbigay ka po. Hindi kasi pula. Lalo ang pula. Kasi para binhi, kainin mo rin. Dapat ang binhi itanim. Para dumami. E pati binhi, kainin mo sa ingin mo. Wala ka nang isa tanim. E wala ka nang alihin. Kasi wala kang tinanim eh. Kasi ang tayos pagtatanim yan para may alihin. E paano naman yung binhi mo, kainin mo pa? Hindi mo ay hindi mo pakawalan. Yan. Later na ba lahat? Punong tumaya ha? Kapatay pa diesel. Basa. Galatians chapter 5 verse 4. Mashiach Yahawah Shai is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Mashiach Yahawah Shai at tinanggihan ninyo ang kagandang loob ng alahayam. There is no effect into you. However, you are justified by law. Ye are foreign from grace. Kasi ang law kasi, yung Torah kasi sinundan natin, sundin yun kasi utos ng magulang natin si Aba Yawa. Sumunod ka. Pero hindi yan ang cause ng salvation. Cause yan sa isang anak na matino na sumunod sa magulang. Eh ngayon, kung hindi sumunod, palo. Ang gusto mo laging palo? O sige, suway na suway ka lagi. So, yung iba kasi, ginawa nilang salvation ang Torah. Sunod na sunod Torah para maligtas. Malalaglag ka sa biyaya.
kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad ng kautusan ay nahiwala, ay inihiwalay ninyo ang inyong sarili sa masayak yawasay at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng alahayang. Yan ang nangyari. Hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo sumunod sa Torah, sumunod bilang anak na masunurin sa magulang. Pero hindi yan ang cause ng salvation. Na sunod sa Torah, maligtas. Pag hindi sumunod, hindi ka maligtas. Mali. Yan ang nangyari dyan. Ngayon, bilang masunurin, basa? Hebrews chapter 7 verse 12. For the priesthood being changed, there is a made of necessity and change also of the law. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Pinalitan ang kautusan, hindi sa kautusan na ang basihan sa kalitasan. Kasi nag-change ng saserdote. Ang pinakalas na saserdote ay si Masyayak Yawashay. At ang pinaka-first pastor ay si Masyayak Yawashay. Siya ang huling pari at siya ang pinakaunang pastor. That's why ang tawag pastor na yung pinapari. Huling pari na nga eh. Si Masyayak Yawashay. Pag huling pari, bakit nagpari pa rin kayo? Insulto yun kay Masyayak Yawashay. Siya nga ang huling pari. Kasi pinalitan na, kayo pari pa rin kayo. Yung suot pa naman nyo, gaya-gaya sa ortis na may, mukhang pagputi na lahat, mukhang kusinero. Matapin yung taulat. Diritsahan tayo magsalita, walang takipan. Kasi kayong mga ano, naawa ko sa luluwa ninyo eh. Subscribe lang kayo para dumami ang subscribe. Yan. Para naman sa inyo to eh. At si Masyayak Yawashay ang pinakaunang pastor. Sinabi na nga niya kay Juan eh, Peter, do you love me? Feed my sheep. Ibig sabihin, alagaan mo tupa. Sino ba naalaga ng tupa? Pastor. Inulit pa, Peter, do you love me? Care my sheep. Peter, do you love me? Feed my sheep. Pakainin, alagaan. Ngayon, kayong mga pastor. Ang bishop kasi supervisor lang eh. Ang kilagaan sa inyong tupa? Kalagaan. Pwede naman ang inso, no? Pag may birthday, no? Ayan ka na. Patang tupa na si Jack. Oh, no, yung iba na. At yun, alaga ka. Wala tayong visit ngayon. 200 lang. Yan. Lahat, alagaan natin ang tupa. Dahil mga pastor tayo. Yaman! Yaman! Okay, basa! Galatians chapter 6 verse 2. Bear you, ye, one another's burden, and so fulfill the law of Yahawashai. Mangagdalahan kayo ng mga pansbasanin ng isa't isa, at tuparin ninyo gayon, ngayong gayon, ang kautusan ni Yahawashay. Magdalahan tayo, pasanin. Gusto ka dyan, anong ulam mo? Pasin lang, hindi sa may anong mga suma naman. Kaya ito, ano ito. Sumulungan talaga. Pasanin ang dalahin. At sundin ang kautusan ni Yahawashay. Yan ba ginawa natin? Hindi, paminsan-minsan lang. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon. Tayo'y aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao
lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ah, ito na ngayon ha. Magsawa ba tayo? Hindi. Anong hindi magsawa? Sa alin? Sa ano? Sa pag? Gawa ng mabuti. Yaman. O nagsawa na kasi pag gawa ng mabuti, minsan masama naman ang ginagawa? Ah, tumatawag ng mga video call sa ibang, yes, ibang lugar. Tatawag ng ibang mga kanyang mga business, ibang ano. Yes. Tapos, may batingin-tingin pa sa mga siksi. Ikit na lang mata. Wala na, matanda na. Hindi na yan, ubra. Ikit. Isip mo na lang yun. Ikit. Oh, tapos yung mga babae nang pa-charming pa sa mga type niya yung lalaking guwapo raw. Sabi nito, huwag magsawa sa gawa ng mabuti. Magpakatino tayo all the time, anytime. At sige na yung ano. May tao talaga mahilig sa guwapo eh. Yung sa ano, yung nasa pulong diablo, yun, may liki guwapo yun eh. May huwag guwapo na po din o, gano'n asa. Huwag ano pag may guwapo tao, ha? Hindi tingnan mo lang yung guwapo. Hindi, may pangumusta. Kasi nasawa na siya sa tingin sa kagupuhan. Pag may nangumusta daw, tiyo. Pag may nangumusta lang. May nangumusta. Pag may nangumusta daw, sabi ni Mario, ewan dyan. Pag may nangumusta lang. Pag nangumusta lang, bilang mga tao. Kasi huwag naman sinabi, nangumusta lang nga eh. Pero kung panay na panay tawag na, ibang usapan na, ang palagi pangumusta mo, araw-araw ka na nangumusta? Ibang usapan na. Pag once a year nangumusta, okay. Once a year or twice a year. Pero pag linggo-linggo na nangumusta, linggo na yan, nangumusta na yan. Sabi ba sa lang, baka malo yung kumusta ka. Basta alam natin ang tamang mali. Lagi tayong gumagawa ng tama. Kasi may palo. May palo eh. Oh, sinabi nyo, kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-ani kung hindi tayo magsasawa. Alam mo ba isa dyan, pag magkapang sa rapture, kasama ka. Kasi matino, ang mga magsawa at paggawa ng mabuti, maiwan yan. Hindi makasama sa partial rapture. Ang kaaway ay ibigin. Sinabi ng diawa sa I love your enemy. Hindi your enemy, sutukin mo, karatihin mo. Hindi. Yung karating natutunan mo, pang showbiz lang yan. Hindi yan pang aktual. Pang movie lang yan eh. Hindi yan. Nag-aral ka naman sa lahat. Ano yun? Mayroon kang papatay, mayroon kang bubuhin. Hindi. Pang showbiz lang to, pang pelikula lang. Pero in reality, kung may mangyari, sinampal ka dito, tingnan mo, ito pa isa ko. Ayaw. Bakit hindi mo marunong mag-grati? Sinabi niya ako sa iyo. Kung patuloy ang karamba to, sandali ha, huwag kang alis. Binato mo ako, punta ko sa bikiri, bibili pa kong tinapay. Tinapay, o sige, patuloy niya tinapay. Sabi niya, batuloy ko ba to, batuloy mo tinapay. Kasama ko po. Hanap ka agad ng bikiri. Kasama tinapay. Yan, ditira yan ha. Ay kung silang bagay ng cellphone. Yan ang ipusulat na iba to ang cellphone. Kaya naman pag masira. Sinampal ka ng cellphone. Sinampal ka ng tablet. Bago-bagong cellphone, sinampal ka. Ah, sinampal ang cellphone. Ano igante? Parang bato na rin yun, oh. Anong paborito niya? Alam mo ba ano ito? Yan yung bato mo sa kanya. Mamon. Yung kiss. Ah, sige. Pinatawa mo. Palitan na kita ng kiss. Yan. So, huwag talagang gantihan. Yung mga lalaking, ano, mamugbog ng asawang babae, mali yan. Mali yan. Sunod ang ano eh. Madamang bayot yan.